Walang kwentang ina. Oh, may mga judger pa talaga. Oh, edi kayo na yung perfect. Ang ganda talaga ng mga kuha ng camera. Hala. Sa kabanata kung saan ka ngayon, unti-unti nagpapakita. Kasi diba ganun po sa mga teleserye, papahirapan yung bida sa una pero happy ending pa rin. Parang sa huling dalawang linggo. Di po ba ganun? Sawang din ko sa magot. Anong mangyari kay Ibarra pag nawala na ako? Ang ibig ko sabihin, kay Ibarra at kay Maria Clara sa mga susunod na kabanata. Hoy! Hello guys, good morning. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today, naka-bare face ako. Kaya huwag kayong magtaka kung hindi ako makinis today. we are here to watch Maria Clara de Barra, episode 21. Ang naalala ko last week, matindi yung mga naganap. Si Sisa ay parang nagsisimula ng mabaliw nung nag-usap sila ni Clay. And yun nga, hindi pa rin nahahanap yung si Crispine. Malamang sa malamang, namatay yung bata and hindi pa nakikita yung katawan niya ng nanay niya. Kaya halos mabaliw-baliw talaga si Sisa. Sa case pala ni Sisa, posibleng mangyari yun guys, na mawalan ka ng bait dahil sa sunod-sunod na problema. Alam mo yun, may problema siya sa asawa niya, sa gutom, nawala pa yung mga anak niya, tapos ayan pa, yung mga gwardiya sibil, huhulihin sila dahil nga nagnakaw yung mga anak niya. Diba parang ang hirap naman ng ganun na mahirap na nga kayo, tapos mas pinapahirapan pa kayo lalo ng mga kapwa niyo Pilipino. So siguro kaya ako naiyak din last week dun sa mga episodes natin. Anyway guys, I think ready na tayo for today's video and I'm very excited. Again, wala tayong pampakinis today. Wala tayong foundation, walang makeup. Bare face tayo, so pagpasensya nyo na. Importante yung makapanood tayo ng Maria Clara de Barra. Ready? 1, 2, 3. Nakita ko nga pala ang iyong novio. May kasama siyang babae. At balita ko pa ay magkasama sila sa iisang bubongo. Balang araw, Mr. ng bayang ito. Lalo na't kung makakapag-aral ang lahat ng mga kabataan dito. Ang magiging huwaran may ng vision bawat bayan Ibarra sa talaga, no? Pilipinas. Maria Clara Infantes, kumalma ka. Di ko na kaya. I'm falling apart. I'm falling in love. Nahulog siya kasi parang ideal naman si Ibarra. Ano? Grabe ito. Dahil panaginip lang po yun. Hindi totoo. Patuwag naman sa ano maging totoo. Maihahatid lang po akong sulat. Isang imbitasyon mula sa aking kinakapatid. Isang tanghalian ni Mama. Isama ang aking pinsan. Ikaw po ba yun, Binibini? Oo, magpinsan nga kami. Si Basilio lamang po umuwi kagabi. Naiwan daw po dito si Crispy. Tumakas din. Pinapunta pa nga ako ng kuha kaninang madaling araw sa kwartel. Baka ipagbigay alam sa mga gwardiya sibil. Basilio, Elina Risti! Huwag kang mawawala ng pag-asa ha. Uuwi ang mga anak mo. Nasaan ang salaping dinala sa'yo ng iyong mga anak? Mahirap kami pero hindi kami magnanakaw. Mahirap kang paslupa ka. Grabe, tinawa siya ng paslupa. Sige. Pala ha! Ayan. Walang respeto! Bastos! Chef! Malahimik ka na! Puputukan mo na yan para tumigil! Gusto ko din yung ginawa ni Clyde doon. Ayaw mo ah! Ayun lang. Kabaralin siya. Tama na! Binibini, Clyde. Hindi na po tayo maglalaban, hindi ba? Pero Ate Sisa, sumunod po ako. Sandali. Tumingin ka sa mga mata ko. Yun ako, parang mapapaaga naman yung iyak natin. Please. Utak na loob, huwag na huwag kang sasama sa kanila. Kapag nanglaban ako, o papahamak ka, wala na akong kawala. Wala na akong dapat ipaglaban. Wala na tayong dapat ipaglaban. Wala muna sa ngayon. Mga Ginoo,
Kunin pa kayo, usap lamang po. Sana po hayaan ninyo ako mauna ng bagya. Sana huwag niyo naman po ako pangkaitan ng kahit konti iya. Osya, ngunit subukan mo kaming takasan at ikaw ay tunay na malilintikan sa amin. Walang magagawa si Clay. Nangyayari ang dapat mangyayari eh. Bakit kasi pinangungunahan mo ang kwento? O akala mo ba, mababago mo pa ang kapalaran ng mga karakter dito sa No Limit Angel? Oh my gosh. Krisoso mo Ibarra, mi amigo. Ano nangyari sa'yo? Tila ikaw ang nagpastol ng iyong mga kalabaw kaninang umaga. Ganyan mo na ba ipipresenta ang iyong sarili sa La Junta El Tribunal mamaya? Masyado pa silang bata, Fidel. Sino, amigo? Ang dalawang magkapatid na sakristan. Marami pa silang mga pangarap. Ngunit ang mga yon ay maaaring maglaho na parang bula. Dahil sila ay napagbintangan. Ang mga tumakas dahil lagna ko sa kura. Amigo, balitang balita ngayon dito sa bayan. Kalat ka agad yung balita, no? Todas mentiras. Todas mentiras. Lahat ng yan ay pawang paninirang puri lamang. Walang pinagkaiba. Nung inakusahan nila ng kasinungalingan ng aking ama noon. Ayaw na talaga ng injustice dati si Ibarra. Amigo, pahingi ng paumanhin. Ngunit hindi ko na mawari kung ikaw ay pinagpapawisan o tumatangis. Kawawa si Clay. Nasaksihan niya ng live yung naganap. Grabe. Di ba minsan naiyak tayo sa libro? Dito talaga. Nasa kwento talaga siya, so... Iyak kong iyak siya dito. Tigilan mo na to, Clay. Bakit ka affected? Eh, hindi naman to totoo. Imagination lang lahat to ni Jose Rizal. Characters lang sila sa isang novela. Imbento lang sila, kathang isip lang. Pero bakit masakit? Kasi totoong nangyayari. Yung mga nilikha ni Rizal. Bakit masakit? Yun yung nakikita niya sa paligid niya. Na nireflect niya sa mga characters niya, kaya masakit talaga. Bigat sa anong to? Sa dibdib. Ayun na. Yung matanda. Si Professor. Mr. Torres. Galing mo talaga tumayin ng gigigid na puso niya. Kaya nagpapita si Professor Torres. Ibarra, ayusin ang sarili. Alguien podia verde. Tinitingala ang pamilya mo rito. Tinitingala.
Kaya ba namatay na lamang ang aking ama? Walang kalaban-laban. Yun lang. Then, mayaman ka man o mahirap sa bayan ito, hindi ka pa rin nangyari sa mga naghahari-harihan. Amigo, huwag ka magbasa ako ng sakit at galit. Nakakasira yan sa mga gandang pangarap mo para sa San Diego. Ang pangarap ng ama mo na siyang itutuloy mo. Ang pangarap ko ay makapag-aral ang mga bata, Fidel. Peninsulares, insulares, mestizo man o sila man ay mga tinatawag na indio. Nais kong makapag-aral ang dalawang batang sa kristal, Fidel. Hindi hayaang pagbintangan lamang silang magnanakaw o mawalay sa kanilang ina. Hulus dili ka, kaibigan. Sakali mang napahamak ng dalawang batang yan, hindi ba marami pa rin bata dito sa San Diego na iyong masasagip? Por favor, amigo. Grabe yung concern ni Ibarra dito sa mga bata. Affected siya talaga eh. Mr. Torres! Ang bilis ni Mr. Torres maglakad. Mr. Torres! Mr. Torres! Pwede ba? Wala na ako energy mo kay paghabulin sa'yo. Walang makakakita o makakarinig sa atin dito. Oh, bakit mukhang stress ka, Miss Maria Clara Infantes? Huh? Ako? Stressed? Sir, bakit naman ako masistress? Eh may sinasagip lang naman akong mag-iina habang nakipagbardagulan sa mga gwardiya sibil. In the process, yun lang naman. I don't feel any stress right now. Oh my gosh. Ginusto mo yan. Sinabihan na kita. Huwag kang makialam. Manood ka lang. Oh, memorize mo naman pala eh. Pero hindi mo sinusunod. Ginugulo mo pa. Miss Maria Clara Infantes. Sobra na sa conflict ang nobelang ito. Dinadagdagan mo pa. Sorry, Sir Hal. Pero maraming salamat po sa teaching moment na ito. Dahil dyan, may isusulat na ako sa lekat na book report mo. Grabe. Ang daming feels ng nobelang ito. Ramdam na ramdam ko ang struggles and dreams nila. Mapapamahal ka sa characters ng nobelang ito para, ano, para lang ipamukha sa'yo ng professor mo na wala ka namang magagawa. Eh kasi nakatakda na ang daloy nito, di ba? Anong klaseng pagtuturo naman to, sir? Oo, so, may papasan nyo na po ba ako? Makakagraduate na ba ako? Kung basta-basta ko nalang pababayaan yung mag-iina, mamatay ang isa sa dalawang sakristan, mawalay sa nanay nila. Yun po ba ang gusto nyong ituro sa akin? Kaya nyo ako pinasok-pasok sa mundo ng Noli? Pagramdam ko na baka walang kwenta kong tao. Wala akong nagawa para matulungan si Ate Sisa. Hanggang sa mundo natin, wala akong magawa para matulungan ang nanay ko, kapatid ko. Pati ba naman dito? Kung lagi lang din ganito ang mangyayari, sir, iuwi mo na lang ako. Gusto ko nang uwi. Wala bang paraan para mailipat mo na ako sa last page ng librong to? Ang naloob, tapusin na natin to, sir. Hirap na ako eh. Ibalik mo na ako sa atin. Iuwi mo na ako. O sige, huwag ka nang umiyak. Kung hindi lang ako naiinis ngayon, kung hindi lang ako nagsisisi na dinala kita sa mundong ito para matuto ka. Bakit? Bueno, mayroon pang isang paraan para makauwi ka sa atin.
nang hindi mo tinatapos ang kwento. Sabi ko na nga. Alauna ay medyo na pala. Inipasa na yata ako ng gutom para sa pananghalian. Lo siento, amigo, at nakain ko ang oras mo nang dahil sa aking mga hinanay. Hayaan mo at magpapahanda ako ng mga kakain. Don Crisostomo, kayo ay may mga hindi inaasahang bisita. Sino? Tuloy po kayo. Si Maria Clara! Lo, sumugod. Buenos Aires. San katerba sila? Isa yata itong sorpresa, Binibini. Hindi ba nabanggit sa inyo ang Deng na hindi man ako makadalo sa pananghalian ay bibisitahin pa rin naman kita ngayong araw na to? Nasabi niya sa akin, kaya nga kami naanagdala ng pananghalian ninyo. Whoa! Gracias. Aline, maupo kayo. Tuloy kayo. And then, por favor, pakipasok nga yung mga pagkain. Sumugod bueno, talaga yun. Nasaan ang iyong prima? Prima? Ang aking pinsan. Oh, Ibarra, maaari na ba namin siyang masilayan? Si Miss Clay, Señor Ibarra. Miss Clay? Hello? Oo nga pala. Clay ang ngalan ng iyong pinsan. Nasaan nga ba siya? Patay wala dyan. Tapos kila yung ano, yung tsahe ni Maria Clara. Naghahanap si Han. Si Jennifer. Jennifer Maravilla. Ang galing mo, sir. So, sinasabi nyo, all this time, may ibang paraan para makauwi ako sa atin? Hahayaan mo ba akong magpaliwanag o hindi? Okay, fine. Paano po? Pagdating ng ikatlong gabi, magkakaroon ng pambihirang eclipse o buwan ng dugo. Blood moon. Sapit ng hating gabi, kailangan pumunta ka sa tori ng simbahan. Doon mo maririnig ang tunog ng kampana at ikaw lang ang makakarinig. Ako lang? Mga taga-ibang mundo rin. At ang tunog ng kampana ang mag-uwi sa'yo sa atin. Pero tandaan mo, kailangan nandun ka sa tore dahil nandun ang portal na mag-uwi sa'yo. Ano namang paandar yan, sir? Ang challenging naman. Aakyat pa talaga ako sa tore at may pa-portal ka pa. Hindi ko pwedeng dalian na lang. Reklamador. Hindi pwedeng katulad ng dati. Makakatulog ako, tapos pagising ko, nakauwi na ako sa akin. Well, yun lang ang alam kong pasikot-sikot at kunting malulusutan sa mundong ito. Pero katulad mo, wala rin akong kapangyarihan para baguhin pa ang kapalaran nila. Pero sure shot na to, sir. Pag sinunod ko lahat ang sinabi nyo, makakauwi na ako sa amin. Wala nang balikan. Wala nang balikan. Wala nang cuts o hidden charges. Hidden charges? Naalala niya yung mga ano, tao dito sa kwento. Ganda ni Andrea. Si mga dong. Si Fidel. Naalala niya. Kapit, mukhang biglang nag-aalangan ka. Naninigurado lang po. Pwede ka nang makauwi. Makakauwi ka na sa mundo natin. Ang hindi tinatapos ang kwento. Parang nag-aalinlangan okay pa siya. Okay ka lang, Miss Infantes?
makakauwi ka na. Kung gusto mo. Yun nga lang, mabibiting ka nga lang. Dahil hindi mo na masusubaybayan ang magiging kapalaran nila. Hindi. Sige, game na. So, sa ikatlong hating gabi, magkakaroon ng Blood Moon. Tapos, may maririnig akong tunog ng kampana sa simbahan na ako lang ang makakarinig, tama? Tapos, aakyat ako sa tore at nandun yung portal pa uwi sa atin. Okay. Copy. Maaasahan niyo po ako doon. Tapos na ako sa sakit ng mundo nito. Uuwi na ako. So yung makakarinig ng kampana is yung mga taga-ibang mundo lang din. Alam, baka may ma-meet siya doon na taga-ibang mundo din. Daming pagkain. Muy bien. Sungka, oh. Kami ay naiinip na. Lasa na ang babae. Tila itinatago niyo siya. Donde está? Tunay ba siya? Si, si. Nakilala ko ng prima ni Crisostomo. Pero lamento, decepcionaros, mga binibining. Ngunit, wala siya rito. May mga nangyari na hindi kaaya-aya. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Galing ni Julie. Tungkol ba ito doon sa lakad ninyo kanina ng iyong pinsan? Doon sa magkapatid na sakristan? Labis ako nababahala, kaya nais ko sana makibalita. Batid kong wala akong magandang may babalita mula sa aming lakad kanina. Bakit? Ano nangyari? Matagal nang naisulat ang kwento, ang kapalaran nila. Kaya kahit na anong bersyon, kahit na anong salin ang gawin mo, o liko o kalikot ang gawin mo sa kwento, iisa pa rin ang nakatakdang wakas nila. Ganda ng shot. Sir, di ba yung 3 nights pa? Bakit naririnig ko na yung kampana? Di ba usapan natin Blood Moon? Kalma. Signal lang yan ng pagtapos ng misa. Maring sa oras na ito, eh, may misa pa para sa patay. Parang takot din siya umuwi, no? Kinabahan. Ah, concern. Sir, patapos na po ba yung kwento? Kaya ganito nang kalala yung mga nangyayari. Wala ka pa nga sa kalahati. Chapter 18 to 19 ka pa lang. Oh. Marami pa, girl. Wala pa sa kalahati. Good luck. Ano, sa pagkakaalala ko, parang 64 chapters yung nakita ko sa table of contents ng nobela. So, ibig sabihin, may ilalala pa po to, sir? Lagot. Yes. Ang ganda talaga ng mga kuha ng camera. Hala. Sa kabanata kung saan ka ngayon, unti-unting nagpapakita ang mga sintomas ng maluwang sakit ng bayang ito. Isang kanser na masaling mo lang ay manggigising ng kirot at galit na maaaring magpamulat o maglason sa iyong isipan. Bakit kaya siya hinuli ng mga gwardiya si Bill? Inaya ng batang magnanakaw. Kasama. Wala kasing matinamang mag-aaruga sa mga bata. Mag-isa lang kasi siya. Walang kwentang ina. Oh, may mga judger pa talaga. Oh, hindi kayo na yung perfect. Ha? Ang bigat ng mga ano ngayon, mga ganap. Inay! Inay! Wala nang naabutan si Ann. Inay! Si... Inay! Ay,
kahit anong mangyari, magsasama-sama tayo ng kapatid mong si Crispin at uuwi tayo sa ating dampa, ha? Ano mang tibay ng pusong sawi, pero nagmamahal pa rin. Ang dapat suriin ay kung sasapat kaya ito para malunasan ang kanser ng bayang ito. Ni-explain ni Ibarra kila Maria Clara yung nangyari. Lalim naman nun, sir. Pero enough nga po ba? Kasi diba ganun po sa mga teleserye, papahirapan yung bida sa una pero happy ending pa rin. Parang sa huling dalawang linggo. Hindi po ba ganun? Sabang din po sa magot. Ay, naku, grabe. Hindi mo na masusubaybayan ang kahihinat na ng mga mahal mong tauhan. Dahil iiwanan mo na sila. Uwi ka na. Nangungonsensya pa kayo. Yung pangit na kabanding. Sige na, sir. Isang spoiler lang. Ano po bang mangyayari sa kanila? Anong mangyayari kay Ibarra pag nawala na ako? Ang ibig ko sabihin, kay Ibarra at kay Maria Clara sa mga susunod na kabanata. Pwede mo namang basahin ng libro pag uwi mo. O kaya, i-search mo ang mga summary nito sa internet. Gawain mo naman yan, di ba? Oh, kailangan ko namang umalis. Makita na lang tayo pag uwi ko. Pakiusap. Ibigay mo na sa akin ang tatlong gabi mo rito. Huwag mo nang pakialaman ng kwento. Napakarami ng characters dito. Enough to deal with their sickness. Ha? At saka, anong effect nito sa nursing mo? Terminal na po ba, Mr. Torres? Ganun na bang kalala ang sakit ng kwentong to? Umpisa mo nang magpaalam sa kanila. Magpapaalam na siya. Tama nga naman, para hindi siya bigla na lang mawala. At least makapagpaalam siya. Galing! Ganun ang kwento! Oh my gosh, grabe. Ma'am Susette, Dr. Lero, grabe. I love this. Labanos na hindi. Ito na naman. Hindi po ako manggugol. Kakamustahin ko lang po ang lagay niya. Pag-iingat ka, baka makasundante at gawin kang kerida ng mga kasama namin. Amigo, nahabag na naman ang iyong puso kapag ikay nagtungo sa kwarte. Ito ko lamang kamustahin ang lagay. Oh my gosh, God. At malaman na rin kung nasaan si Miss Clay. Let's start this. Hanggang-hanggalang natin. Grabe yung iyak ni Clay. Ito na naman ang ginagawa ng uniko iho ng merchante si Señor de los Reyes sa aking kwarte. Nagkita kayo ni Maria Clara kanina. Maging siya ay nakikiramay sa mag-iina, maging sa'yo. Sa akin, bakit sure na ba siyang may na-deads na? Deads? Mayroon ka pa bang balita kay Crispin na hindi ko nalalaman? Ginamitan ng deads. Si Crispin, nakita na niya, di ba? Yung parang kabaong ba yun? Parang yun si Crispin eh. Oh my gosh, guys. Patindi ng patindi. May igaganda pa pala tong teleserye na to. And I think we are just about to go to the exciting part. So, kapit lang tayo, guys. Alam nyo, malilit na talaga ako pero dinedma ko kasi hindi ko kayang palampasin ang Maria Clara Tibara. Lalo na ngayon yung episode na to kasi ang crucial ng mga ganap. Grabe. And lalo dun sa part na may portal pala pabalik. So parang iniisip ko, baka may ma-meet siya doon na ibang, taga-ibang mundo din. Kasi sabi ni Professor, di ba, yung mga taga-ibang mundo lang yung makakarinig ng kampana ng simbahan at that time. So wala lang, wild thinking ko lang na baka may ma-meet siya doon. Or baka makita natin si Fidel doon, di ba? Wishful thinking din yun talaga actually sa akin. Anyway guys, thank you so much for being with me watching this episode 21. And thank you so much ha sa lahat ng mga sumusuporta palagi sa reaction videos natin. And malilit na talaga ako. So maraming salamat talaga. And shoutout sa mga OFWs na palaging nanonood sa atin. And see you again tomorrow. Bye!